Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay The Law of Miracles, Making the Invisible Visible. At ang ating pong pag-aaralan ay nasa Mark chapter 11, verse 20 to 25. At babasahin ko po ang mga talatang ito. Mark 11, 20 to 25. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." "Have faith in God," Jesus answered. "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you asked for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Heaven rules. Ang kaharian po ng Diyos ay active. At ito po ay operational. Hindi po ito nababawasan sa kanyang reality, kundi ito po ay active, lalong-lalo na po doon sa mga nakakaunawa kung papaano po mag-operate ang Kingdom of God. At si Jesus po, itinuturo niya sa kanyang mga alagad kung papaano po kumilos o mag-operate ang Kingdom of God. Ito po ay isang God-given privileges doon po sa mga sumasampalataya kay Jesus, na malaman po nila kung papaano kumilos po ang Kingdom of God. Napag-aaralan po natin, at I hope naintindihan na po natin ngayon, na tayo po ay we can reach and touch the invisible world, meaning the truth and the power of God. We can touch the truth and the power of God, that is the invisible world, and we can transfer it into the physical world. Nakita po natin yung po isa sa mga itinuro ni Jesus, the law of use. Use what you have and it will be increased. And nakita rin po natin yung law of persistence, that we have to persist because the world yields to persistency. That's how the kingdom works. And last week po, tinignan po natin yung the law of giving. If you want to receive, you have to give. That is the law of the kingdom. Now, the kingdom of God po at any moment can burst into the visible world. It can and supplant all the kingdoms and powers on earth. Ang kingdom of God po at any moment, as God wills it, pwede po siyang mag-burst into our visible world. At pwede po niyang, by doing so, masasaplan po ng kingdom of God ang lahat po ng kingdoms and power on earth. However, bago po yun mangyari, we can also tap into that kingdom. Now, para po mangyari yon, to tap into that kingdom, we need to understand the law of miracles. Kung titingnan po ninyo, God is willing to disrupt the natural order to accomplish His purposes. Ang Diyos po, He is God Almighty. Siya lamang po ang absolute person in the universe who is free, and He is not bound by His own creation. Kaya po, He is perfectly able to change the way things are done. Okay? In this world, like halimbawa, He can heal the body. Jesus has commanded the storm to be still, and God can move mountains. These are miracles, and God is able to do all these things, disrupting all the physical laws that He Himself has made. Bagamat hindi po siya bound or limited by those laws, He can always move against His laws. Now, because He is God. Now, however, He works within principles.
for God to work miracles in the physical world, He is using a law. Okay? Na ito po ang pag-aaralan natin ngayon pong araw na ito, the law of miracles. Because God works within principles. Now, during these uncertain times, kailangan po nating maintindihan ang law na ito, the law of miracles. Making the invisible visible. Kailangan po nating maintindihan how it works. At nang sa ganon, we can act on this law. Now, Jesus, ini-expect po niya yung kanyang mga followers that they will do greater things that He did. After His resurrection and ascension, Jesus is expecting His followers to do greater things than He did when He was on earth. Sa John 14 verse 12 po, ito ang sabi ni Jesus, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Ini-expect po niya na yung kanyang mga followers, yung kanyang mga disciples, they will do even greater things than what Jesus did when He was on earth. In fact, Jesus always rebuked His disciples for their lack of faith. Kasi po ang Panginoon, He's teaching His disciples to tap into the supernatural when He was on earth. Kaya po, many times, Jesus rebuked His disciples for their lack of faith. Kasi paano nga naman sila magmi-minister in the name of Jesus if they cannot do the miraculous, if they cannot tap into the invisible kingdom of God to make it manifest in the visible. Kaya madalas po, nire-rebuke ni Jesus yung kanyang mga alagad. Kasi He is expecting them to do the miraculous when He is gone so that they could really represent Jesus on earth. Now, makita po natin sa Bible, in the scripture, kung paano Jesus was always pleased when He sees someone willing to believe in Him. Halimbawa, He praised a Roman centurion. Because that Roman centurion, even though he was not a Jew, naintindihan po niya yung relationship between spiritual and the natural. And Jesus was pleased with that centurion. Kaya sabi po kasi ng centurion, just say the word, Jesus, and my servant will be healed. Now, ito po ang gusto kong ipaunawa sa atin. When we were born again, by grace, through our faith in the Lord Jesus, tayo po ay pumasok sa God's kingdom. And we gain access po when we were allowed to enter the kingdom of heaven when we were born again. We were also allowed to gain access to the power of God through our faith in our Lord Jesus Christ. Kaya po, kailangan alam po natin how the kingdom works in terms of miracles. Now, what are the rules? What are the rules? Ngayon pong pinapasok na tayo dun sa kingdom of heaven and God is expecting us to tap into the supernatural world to make it manifest in our natural world, what are the rules? Ano po ang laws of miracles? Okay, una po, ito ang rule. If you want a miracle in your life or if you want to tap in the invisible world to make it visible in this visible world, do not focus on your circumstances and the impossibilities, but focus on God and the possibilities. Sabi po ni Jesus, dun po sa talatang binasa natin, have faith in God. Yan po ang explanation niya kay Peter kung bakit yung pong fig tree ay natuyo from root top. Okay? From the root up, it withered. Okay? At nung tawagin po ni Peter yung pansin ni Jesus na yung pong yung fig tree na yon ay natuyo, ito ang sabi ni Jesus, have faith in God. That's the explanation. Believe in God. Yun po ang explanation ni Jesus. You trust in God. Okay? This is the first step in the law of miracles. Trust in God. Have faith in God. Believe in Him. Don't focus on the impossibilities. Don't focus on the circumstances. All the miracles of God po starts with this. Faith in God. Halimbawa, ito po ang instruction
ng Diyos kay Moses bago po niya mapakain yung pong mga Israelites doon sa wilderness na noon ay naghahangad sila ng meat. And this is God's instruction to Moses. Okay? God said, I will feed them meat for 1 month. But Moses said to God, sabi po ni Moses sa Diyos, we are in the wilderness, Lord. Where can we find meat in the wilderness? Pero po sabi ng Diyos sa kanya, don't focus on the circumstances. Even though we are in the wilderness, I can do those things which are impossible. Kaya nga, ang hamon po niya kay Moses, you have to believe because the hand of the Lord is not short. Kaya ang hamon niya kay Moses, is the hand of the Lord short? Sabi po ng Diyos. Tinuturuan siya ng Diyos na do not focus on the circumstances. Now, to make the invisible visible, ang Diyos po is always looking for someone to believe in Him. You see, faith is the channel. Okay? The invisible world po exists. Okay? It exists. Yung pong kingdom of God, the invisible world exists. But for it to show itself in the visible, faith is the key. Ang Diyos po laging naghahanap ng isang taong maniniwala sa Kanya nang sa ganun makakilos po ang Diyos dito sa visible, physical world natin. The kingdom of God is operating. The kingdom of God is working. It exists. But for it to show up itself in the visible, God is looking for someone to believe in Him. So nagsisimula po yan sa have faith in God. That is the first step in the law of miracles. Natatandaan po ninyo yung isang babaeng may sakit, dinudugo for 12 years. At sabi po ng Bible, yung pong babaeng yon ay nakipagsiksikan sa maraming tao in the time of Jesus. Kasi yung babaeng yon nakipagsiksikan po siya dahil sinasabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, I will be healed, sabi po ng babae. And she was healed. Okay? She was healed. And because she was healed, Jesus felt that power came out from him. Because yung pong babae, she was touching on the invisible world. Kaya po nang meron siyang faith. Okay? Dahil po meron siyang faith, she tapped into the invisible power of God and Jesus felt power came from him. Okay? Yun po ang makita natin. That is the first step in our miracle. Have faith in God. Don't focus on the circumstances, on the impossibilities. Rather, you focus on God and the possibilities. If you want a miracle, yan po ang unang step. Pangalawa, don't allow doubt in your heart. Sa verse 23 po, ito ang sabi ni Jesus, I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you asked for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, if you do not doubt in your heart, but believe that what you say will happen, it will be done for you. You see, the heart is the center of our being. Ang puso po natin, ito ang center ng ating being. Ito po ang ating espiritu. Now, how does the miracle happen? Ito po ang step. Una, have faith in God. Pangalawa, God's will must first be transmitted to our spirit by the Holy Spirit. Okay? Kailangan po yung kalooban ng Diyos ay matatransmit po ito sa ating mga spirito, which is the center of our being, by the Holy Spirit. And then, alam po natin, or maybe I've mentioned this to you, and many of you knows this, when the Spirit transmits the will of God into our hearts, the Spirit controls matter. Okay? Lesser authority yields to greater authority. When we have the Spirit in us, revealing to us the will of God, okay, tandaan po na, we have power of the Holy Spirit. And Jesus says, we must not doubt in our hearts.
Pag po na-reveal sa atin ang kalooban ng Diyos at nandun siya sa ating puso, let us not doubt in our hearts. And we have to be fully persuaded, okay, for a miracle to happen. Okay? The Spirit will reveal this, the will of God into our hearts. And then when it is revealed in our hearts, we must not doubt. Okay? We must be fully persuaded. Ang halimbawa po natin dito ay si Abraham. Si Abraham po, he was 100 years old and his wife was barren. And God told Abraham, he spoke to him that siya po ay magiging ama ng maraming bansa, magkakaroon siya ng maraming anak. Okay? Na hindi po niya kayang bilangin. At yun po ang sabi ng Diyos. Pero during the time, Abraham was very old. He was 100 years old. At si Sarah po was barren. Baog po siya. Pero po ano po ang sabi ng Bible? Against all hope, Abraham in hope believed. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Now, pansinin po ninyo, sabi diyan, against all hope, Abraham in hope believed. Wala nang pag-asa si Abraham, pero dahil naniwala po siya, nagkapag-asa po siya. Wala na siyang pag-asa dahil 100 years old na po siya. Pero dahil po sa sinabi ng Diyos sa kanya, you will have a child and you will your descendants will be as stars as the number of stars in the sky, siya po ay nagkaroon ng pag-asa. At sabi po dito, he faced the fact that his body was as good as dead. He faced the fact. You see, faith is not denying. Faith is not ignoring facts. It is rather, hindi lang ang faith, hindi siya nagfo-focus doon sa mga facts na yon. Okay? Like Abraham, kinonsider din niya that he was old, pero hindi po siya nakafocus doon sa limitation ng kanyang circumstances. He focused on the promise of God. At sabi po dito, being persuaded that God has power to do what He had promised. That's what eliminates doubt. Okay? When a person holds on to the promise of God, he can cast doubt away. Why? Because God has the power to do the impossible. Kaya nga po sabi po sa Bible, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what he had promised. Kaya po dito makita natin, when we receive a revelation from God about his will, let's hold on to it. Okay? And by holding on to it, let us cast doubt in our hearts before a miracle can happen. Now, I have to warn you, yung pong mga tentative, yung pong mga hesitant, yung pong mga fearful, yung pong mga overly cautious, yung mga half-hearted, yung mga half-persuaded, will never know the miracle power of God. Okay? In fact, yung pong mga taong double-minded, okay? Yung pong mga half-hearted, yung pong mga hesitant, pag sila po ay overly cautious, hindi po nila mararanasan ang success and victory in the visible as well as in the invisible world. Pag ang isang tao po nagdo-double-mind siya, okay? And he cannot be confident in what God has revealed to him, that person, sabi po ng Bible, will not experience the miraculous. We have to cast doubts from our hearts. Ito po ang sabi ni James. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Kaya po, dito sa second step, una, have faith in God, focus on God. At pangalawa po, we have to cast doubt from our hearts. And then thirdly, there is a time to speak confidently out of faith. Dito po makita natin, meron pong time in the process of the miracle, there is a time when a person need to speak out confidently out of faith. There is a power in speech. Ito po, makita natin dun sa binasa natin, Jesus spoke to the fig tree.
Okay? Kinausap po ni Jesus, o sinabihan niya po yung fig tree. Sabi niya, wala nang makakakain bunga sa iyo mula ngayon. And then the fig tree just withered up. That is the power of speech. And Jesus tells his disciple to speak to the mountain. If the mountain will move, they have to speak to the mountain. And marami pong miracle si Jesus. He spoke his word and then it follows. The miracle follows. He stilled the storm. He commanded the storm. Inutusan po niya yung pong storm. Even when he raised Lazarus from the dead, he commanded Lazarus to come out from the grave. You see, dito makita po natin, there is power in speech. Now, ang ibig po bang sabihin na lahat ng sasabihin natin mangyayari? Okay, yun po ba ang tinuturo ni Jesus? No. Okay, hindi po ibig sabihin na kung may power ang speech natin, lahat ng sasabihin natin mangyayari. You see, dito po sa Law of Miracles, si Jesus po ang ating model. How the miracle Law of Miracle works, siya po ang model natin. Makita po natin sa Bible, si Jesus po lagi siyang umaalis, leaving the crowd going to a deserted place para po doon si Jesus ay magpe-pray. Alam ho ba ninyo how Jesus prays? Okay? For Jesus, ang prayer po is listening to the Father. For Jesus, that is prayer. It is communing. Nakikipag-fellowship po siya to the Father and to listen to the Father, and he's gaining insight. While communing and listening to the Father, Jesus is gaining insight doon po sa ginagawa ng kanyang Father. Now, after gaining insight, okay, from the Father, yung pong spirit ni Jesus, the Son, will be unified. And then Jesus will come out to the physical world again. And then, gaining the will of the Father, his spirit is unified, Jesus will speak the word of God, his Father, in the visible, and then miracles happen. Ganyan po ang makita natin sa buhay ni Jesus. Halimbawa, nang siya po ay i-accuse ng mga Jews why na siya ay gumagawa ng himala in the Sabbath. Okay, ito po ang explanation ni Jesus. Sabi niya sa John 5, Jesus gave them this answer, "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees the Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed." Dito po makita natin na si Jesus gumagawa lang daw po siya ayon dun sa nakikita niya sa kanyang Father. You see, hindi po lahat ng sasabihin natin mangyayari. Okay? Kundi yung lamang pong bunga ng ating pakikiniig sa Diyos at nagre-reveal po ang Diyos sa ating mga spirito, and then God will give us faith and then we have to speak those revelation. Now, it's very important po for miracles to happen. Okay? For miracles to happen, it's very important yung pong fellowship natin sa Diyos. Yung pong listening natin to the Father. And while listening and while fellowshipping with the Father, we're trying to determine His purposes and will. At pag na-reveal na po sa atin yung will po ng Father, we as God's people, we will translate that will in the physical world. That's how miracles happen. Okay? Kanya po, napakahalaga ng ating fellowship with God. Doon po kasi nare-reveal po ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. And when God reveals His will in our lives, and then we go out and speak that will so that it will happen. You see, dito po makita natin, ang prayer po, ang prayer is not bending God's will to our will. Hindi po yan ang panalangin. Ang panalangin, hindi po natin binebend ang kalooban ng Diyos para umayon sa ating kalooban. Hindi po ganyan. Ang tunay pong prayer is listening. Okay? Listening, waiting. We pray to God and then waiting for God to talk to us. Ang prayer po is we wait for God to conform our will to His will. That is prayer. Okay? We are waiting for God, or we are waiting for our will to be conformed to God's will.
And then when our will is according to God's will, and then we can now translate His will to this world. And then we speak in faith and with confidence with God's authority. Yan po ang law of miracle. Kaya ang prayer po and communion with God is extremely important. Napakahalaga po niyan ng prayer and communion with God. But once, pag nalaman na po natin ang kalooban ng Diyos, then it's time to shift to speaking. Ganyan po. When God allows us to know His will, and that our spirit is filled with God's will, and then it's the time to speak now His will to the physical world. That's how miracles happen. Now, dito makita natin, napakahalaga po ng speech. At dahil po napakahalaga ng speech, I want this to be ingrained in our minds. There is great power in our speech. At dahil po meron pong power ang ating speech, napakahalaga po na huwag po natin gagamitin ang ating mga bibig in speaking slander, in speaking profanity, in speaking lusts, and foolishness. Kasi po may kapangyarihan po ang ating sinasabi sa takbo ng ating buhay. Kaya po, kailangan po hindi natin ginagamit ang ating pananalita in destroying other people, in slandering them, in talking about profanity, lust, even foolishness. Now, when I say foolishness, hindi po ibig sabihin nun, the Lord lacks sense of humor. Okay? Or, hindi na po tayo kailangan maging masaya. Kundi ang pinopoint ko po dito, we should avoid jokes and foolishness, lalong-lalo na po about sacred things. Don't make fun about sacred things. Kasi meron pong power ang speech natin. In fact, pag po we are making fun of spiritual things or sacred things, that is a violation of the third commandment. The third commandment says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Kasi po merong power ang ating speech. At dahil po merong power ang ating speech, God placed this commandment. Okay? You shall not take the name of the Lord your God in vain in the Ten Commandments. Para po bigyan tayo ng Diyos ng insight about the power of our speech. Kanya po, napakahalaga na nakikinig po tayo sa Diyos when we pray, when we read His Word, at dun po nare-reveal ang kalooban ng Diyos. And then when the will of God is revealed in our hearts, do not doubt about it. And then it's the time to speak. There's a time to speak out in faith and confidently pag na-reveal na po sa atin yung pong kalooban ng Diyos. And then lastly, the major hindrance in the law of miracles. We should avoid this major hindrance, which is lack of forgiveness. It may surprise you that Jesus added this warning in this law of miracles. Sabi po niya sa verse 25, "And when you stand up praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Marami pong mga tao are carrying grudges, resentment, hinanakit sa kanila pong mga puso. No wonder, napaka-konti lamang po ang nakakaranas ng miraculous power po ng Diyos. Okay? Kaya po ang Diyos hindi siya makapag-intervene doon sa mga affairs po natin kasi po maraming mga tao ang nagdadala ng mga grudges, hinanakit. Kaya sabi ni Jesus, when you stand praying anywhere, you are praying for a miracle, if you hold anything against anyone, you forgive them. You forgive them. Kasi po, yun po ang major hindrance in the work of God in our lives. Any power of God in a person is eaten up by resentment. Kung meron pong kapangyarihan ng Diyos sa isang tao, yun po ay nawawala dahil po sa resentment. Now, babalik ko po kayo dun sa sinabi ko sa inyo nung una, na when we were born again, pumasok po tayo sa kingdom of God. We can now understand the kingdom of God. We can now see how God works. At pag pumasok po tayo sa kingdom of God, we were washed from our sins. We were cleansed from our sin. We were forgiven
from our sin. At yun po ang kalagayan natin. At pero para po magtuloy-tuloy yung miracle po sa ating buhay, we have to remain and continue on in that condition. Okay? We have to remain clean before God. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin." Pero sabi rin po ni John dito, pero pag ang isang tao o ang isang Christian hates his brother, okay? When a person hates his brother, that person is in a state of unforgiveness. Pag po siya ay namumuhi sa kanyang kapatid, yung pong taong yon ay nasa kalagayan siya na unforgiveness. And he walks in darkness. At alam ho ba ninyo, pag ang isang tao is in that state, meron siyang resentment, yan po ang magbablock ng kanyang prayer. Yan po ang magbablock yung pong power of God sa kanyang buhay. You see, resentment is a prayer blockage. Okay? Tulad po yan ng LDL. Okay? O yung bad cholesterol sa puso ng tao. Resentment will block the life of God in our hearts. Tulad po yan ng taba dyan po sa vein ng puso. It will block life, and when you have resentment, it will block the life of God and the power of God in your life. Kanya po, ang forgiveness is not a small matter. Hindi po maliit na bagay itong forgiveness. And we have to forgive. Okay? It is for our own good. Ang totoo po, ang resentment po ay kinakain niya yung taong merong hinanakit. Okay? Kinakain po siya ng resentment niya, like cancer. Okay? Ganyan po ang taong hindi nagpapatawad. Kinakain po siya ng kanyang resentment. At ito po ay nagiging dahilan ng sickness, spiritual and physical sickness, na sometimes it defies medical treatment. Pag ang isang tao po, he keeps on resenting, unforgiving towards other people, yung pong tao yon ay minsan nagkakasakit po siya, at even medicine cannot heal the person. Naalala ko yung kinukwento sa akin ng aking ang may bahay, si Net, about her mother. Nung pong hindi raw po siya Christian, lagi siyang pumapasok sa ospital. At alos every month, pumapasok siya sa ospital. Pero nung naging Christian po siya, she forgave those people na marami po kasi siyang mga hinanakit sa mga tao. Kaya po ang nangyari, when she became a Christian, she forgave all those people na noon ay hindi niya mapatawad. At yung iba po, pinuntahan pa niya just to reconcile with them. At alam mo ba anong nangyari sa biyanan ko? Mula noon, hindi siya na hospital every month. Kasi po, yan po ang nangyayari pag ang isang tao meron siyang hinanakit. Binablock po niya yung power of God. Binablock po niya yung prayer po natin. Kanya po si Jesus, he's giving this warning. Because resentment or unforgiveness, ito po ay malaking hindrance sa miracles. Okay? Now, whom do you need to forgive? Sino po ang taong kailangan yung patawarin? Okay? Dahil yan po ang nagbablock ng miracle in your life. Now, to sum up, the law of miracle is making the invisible visible. God has opened to us His kingdom. And He wants us to tap into that invisible world. Now, how do we do this? Now, just to review, una, don't focus on your circumstances. Don't focus on the impossibilities. You focus on God and the possibilities. Yung pangalawa, don't allow doubt in your heart. When God revealed His will in your life, you hold on to that revelation, to that promise, and do not allow doubt in your heart. You cast away doubt by holding on to the promise. And then, pangatlo po, when you are so convinced, now there is a time to speak out in faith, in confidence. At yun po ang nagbabago ng sitwasyon, ng surroundings po natin when we speak out in faith. And then of course,
yung pong panghuli is, do not be hindered by unforgiveness. You have to forgive those people who hurt you so that it will not stop the power of God in your life. I close with this challenge. In this pandemic po, we are living in uncertain times. As I have been telling you for the past weeks now, we are now living in uncertain times. And my advice to you, according to our teachings, you tap po in the power of the kingdom of God. Gamitin po natin, mag-tap po tayo doon po sa power of the kingdom of God. Let us tap doon po sa invisible world, the kingdom of God, but it is invisible, but it is a real kingdom. Let us tap into that kingdom. Let us know how to activate His laws. At saan po ang gusto ni Jesus, kaya po niya inire-reveal sa atin ang mga laws na ito. Yung law of use, sabi ni Jesus, use what you have and it will increase, sabi po ni Jesus. Yung law of persistence, sabi ni Jesus, be persistent. Don't easily give up. And then, thirdly, if you want to receive, you have to give. Okay? If you want to receive from God, if you want to activate God's power, God's hand on your behalf, you have to give. You have to give. And then, ngayon pong araw na ito is the law of miracles. The law of miracles is should be, kailangan pong i-take advantage ito ng mga anak po ng Diyos. But, be sure, we are not only using these laws, kundi we should also be believing and trusting the one who has revealed them to us, and that is Jesus. Kailangan po hindi lamang natin pinapractice ito, kundi kailangan din po nating paniwalaan, pagtiwalaan ang anak po ng Diyos na nag-reveal sa atin ng mga ito. Pero ang totoo po, we can only practice them if we trust in Jesus. Because all these laws are laws of the invisible world. For us to practice these laws, kailangan po tayong naniniwala at sumasampalataya sa anak po ng Diyos na si Jesus. And Jesus is always trustworthy. Whatever Jesus says, it comes to pass. At siyan po ang isang bagay na kailangan po nating maintindihan sa Panginoon. When we put Jesus' words into practice, they always happen. So let us believe and trust Jesus for our lives because He is the Messiah. I hope lahat po ng mga nanonood sa akin ngayon have trusted Jesus and is now following Jesus because He is the Messiah, the Son of God, our Savior and our Lord who came from God. Let us pray. Our Father in heaven, thank you that in Jesus, you are teaching us these laws of the kingdom. Dahil gusto po ninyong mag-manifest sa amin pong physical world, sa amin pong visible world. Kaya po itinuturo nyo sa amin ang mga laws na ito. Ngayon pong araw na ito, you are showing us the laws of miracles. Kaya po ngayon pong araw na ito, I pray na tulungan nyo po kami na gamitin namin ang law na ito. Na huwag po kaming titingin sa limitation ng aming circumstances, doon sa mga impossibilities, kundi tumingin po kami sa iyo at sumampalataya kami sa iyo. Dahil yun po ang unang step sa law of miracles. Pangalawa po, patuloy po kaming makipag-commune sa inyo, makipag-fellowship po kami sa iyo. Patuloy kaming makinig po sa inyo, revealing your will in our lives. At pagkatapos po, Panginoong Diyos, reveal to us your will so that we can translate that will into our physical world. At aming Amang Diyos, salamat po, we have the power to speak out pag kayo po ay nag-reveal po sa amin. Thank you. At isa pong gusto namin pong patuloy na ingatan yung pong lack of forgiveness sa aming buhay. O Diyos, I pray po ng bawat isa sa amin ay patuloy na magpatawad kami sa mga taong nakakasakit po sa amin. Dahil ito po ang nagbablock ng power po ninyo sa aming mga buhay.
I pray now for every one of us. Kung meron pong mga unforgiveness sa aming mga puso, ay magpatawad po kami from the bottom of our hearts nang sa ganun po, walang maging hadlang sa amin pong buhay na ito. Marami pong salamat. Thank you for sending Jesus to our lives and Jesus, we love you. We thank you and we believe in your name. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.